Trihim na Mayaman. Kabanata 1288. Anong gagawin ko? Malamig na ngumiti si Alexander Yang. Hindi mo ba masasabi? Dalawa lang kayong abandonadong bata. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang mga taong iyon sa White Lion Hall? Ang kanyang banal na pakiramdam ay tumawid sa punong tanggapan ng White Lion Hall. Maliban sa mga taong ito, wala ni isang taong nabubuhay. Ikaw si Alexander Yang. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang Heaven Immortal Expert. Ang taong nasa harap niya ay ang nagpakawala ng kanyang banal na kapangyarihan sa Arctic Mountain Range at kinuha ang mana ng Fairy Cold Moon. Siya rin ang taong hinihintay ng iba't ibang kapangyarihan. Narinig din niya ang tungkol sa pagpatay ni Alexander Yang sa isang kalahating hakbang na True God sa Arctic Mountain Range. Nang makita niya mismo si Alexander Yang, hindi maiwasang manginig ng bahagya ang kanyang katawan. Ang alam ko lang ay ipinadala sila sa pamilya Lu siyam na araw na ang nakalipas. Wala na akong ibang alam. Nakumpromiso ang martial artist. Sa harap ng ganoong eksperto, gustuhin man niyang i-report ito ay hindi niya magagawa. Manguna ka na. Katatapos lang magsalita ni Alexander Yang nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa silangan. Mahinang sabi niya, hindi na kailangan. Isang malakas na sigaw ang biglang nagmula sa langit. Sino ang nang-ahas na pumasok sa White Lion Hall? Isang bola ng gintong liwanag ang biglang tumagos sa tarangkahan ng White Lion Hall at lumitaw sa looban. Ang buong katawan ng tao ay natatakpan ng gintong apoy, at ang banal na apoy sa paligid niya ay nagsunog ng radius na 30 metro. Ang taong ito ay ang sect master ng Ardent Sun Sect, si Chu Baekyu, na nakilala ni Alexander Yang sa Half Moon City. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay kahanga-hanga, at ang kanyang aura ay mas malakas kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Siya ay halos kalahating hakbang na tunay na Diyos. Kahit sino pa, lumabas na kayo. Walang pakialam na sabi ni Alexander Yang. Ni hindi niya inilagay si Chu Baekyu sa kanyang mga mata. At tayo, ang isa pang 5 figure ay sumugod mula sa malayo at nakarating sa patio ng punong tanggapan ng White Lion Hall. Ang kanilang mga aura ay katulad ng kay Chu Baekyu. Lahat sila ay mga buhay na kalahating hakbang lang ang layo mula sa paghakbang sa kalahating hakbang na True Deity Stage. Hindi sapat ang iilan lang sa inyo. Tumayo si Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi. Bumalandra ang galit sa kanilang mga mukha, ngunit nandoon pa rin ang record ng labanan ni Alexander Yang sa pagpatay sa isang kalahating hakbang na True God. Bagamat hindi sila kumbinsido sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ha ha ha! Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw habang dahan-daang bumaba mula sa langit ang isang matandang figure. Ang aura sa kanyang katawan ay mas mataas pa sa grupo ni Chu Baekyu na 6. Siya ay isang kalahating hakbang na tunay na Diyos, at ang kanyang lakas ay malinaw na mas malakas kaysa kay Elder Huang. Siya ay kapantay ng Devil Monarchs na nanirahan sa Blue Star sa loob ng maraming taon. Tuldok. Nang makita ang hitsura ng matanda, nagbago ang mga ekspresyon ni na Song Hua, Alexander Yang, Zi, Shenlong Siyang, at iba pa sa isang restaurant na hindi kalayuan sa punong tanggapan ng White Lion Hall. Lu Yuan. Malamig na sinabi ni Song Hua, ang patriarch ng pamilyang Lu, si Lu Yuan, ay nabalitang namatay sa pag-iisa nang makapasok siya sa kalahating hakbang na True God Realm 300 taon na ang nakararaan. Ngayon, tila si Chen Lu Yuan ay pumasok na sa half-step True God Realm sa loob ng 300 taon at nakipagsabuatan sa Nether Spring Sect matagal na ang nakalipas. Gaano kalakas itong Lu Yuan? Nag-aalalang tanong ni Chen Long Siyang. Nakaalis sila ni Su Shi sa White Lion Hall dahil sa tulong ni Song Hua. Kung hindi dahil sa tulong ni Song Hua, kahit siya ay hindi makakatakas. Originally, siya na lang ang natitira, pero dinala pa rin niya si Su Shi. 300 taon na ang nakalilipas,
Si Luyuan ay kilala bilang numero unong tao sa Southern Wasteland sa ibaba ng kalahating hakbang na True God level. Isang barbarian god sect elder na may mga kalamnan sa buong katawan ang nagsabi sa malalim na boses. Nakapasok siya sa kalahating hakbang na True God realm 300 taon na ang nakalilipas, kaya dapat na mas malakas pa ang kanyang lakas ngayon. Kung gayon, ano ang problema? Bilisin natin at ipaalam kay Young Master Alexander. Sa sobrang pagkabalisa ni Su Shi ay malapit nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang silbi. Dalawang True God expert ng Nether Spring sect ang pumunta sa Barbarian God sect natin. Sa ngayon, ayaw magsimula ng digmaan ang Barbarian God sect natin sa Nether Spring sect, kaya hindi ko maipakita ang mukha ko, sabi ni Songhua sa medyo naaagrabyado na tono. Noong nakaraan, ang kanyang Barbarian God sect ay hindi mas mahina kaysa sa Nether Spring sect, kahit na bahagyang mas malakas. Ngunit ngayon, nabalitaan na ang sect master ng Nether Spring sect ay nasa bingit na ng paglusot. Masyadong malaki ang panganib na maging kalaban ng Nether Spring sect. Kung talagang masira ang Master Nether Spring, walang saysay na umatras ka, sabi ni Chen Longxiang sa malalim na boses. Bilang isang direktang disipulo ng Thousand Revolution sect, ang kanyang ama ay isa ring mataas na ranggo na miyembro ng Thousand Revolution sect. Mas kilala niya ang mga ordinaryong matatanda. Dahil nagsimula na ang Nether Spring sect na makialam sa mga usapin ng Southern Wasteland, naghanda na sila para harapin ang Barbarian God sect mo. Walang saysay na lumabas tayo, at kahit napatayin ni Alexander Yang ang mga taong ito, hindi niya magagawang harapin ang mga eksperto sa True God ng Nether Spring sect. Kung ganoon, siguradong patay na ang Young Master Alexander, at hindi rin maliligtas ang mga tao ng White Lion Hall ko. Si Su Shi ay nawala ng pag-asa. Natural na alam niya kung gaano kalakas ang Nether Spring sect. Maliban kung, pagkatapos mag-alinlangan sandali, sa wakas ay sinabi ni Chen Longxiang, maliban kung ang pagkakakilanlan ng Young Master Alexander ay totoo, at ang Heavenly Sword sect ay nabuhay kasama ng mga eksperto. Nakumpirma na namin na walang ekspertong nakarating sa Southern Wasteland kamakailan, at wala ring katulad ni Alexander Yang. Diretso na sabi ni Songhua. Kung gayon, mahihirapan tayong makapasa sa pagsubok na ito. Umiling si Chen Longxiang at sinabing, kahit na nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan kay Alexander Yang, imposible para kay Alexander Yang na maging kaaway ng mas makapangyarihang Nether Spring sect dahil kay Alexander Yang. Tuldok. Ikaw lang. Tumingin si Alexander Yang kay Lu Yuan na may pagkabigo sa kanyang puso. Akala niya ay magkakaroon ng ilang malalaking isda sa napakaraming tao, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon lamang ng isang antas ng figure ng Devil Lord. Alexander Yang, huwag kang masyadong mayabang. Isa ka lang batang brat. Paano ka maihahalin tulad kay Kuya Lu Yuan? Galit na sigaw ni Chu Beiqiu. Ang ingay kaya. Si Alexander Yang ay may isang malabong ngiti sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Nanginginig si Chu Beiqiu. Ang taong nasa harap niya ay isang taong dumurog sa hindi mabilang na mga eksperto sa isang kamay at pumatay ng kalahating hakbang na tunay na Diyos. Nagkaroon pa nga ng bulong-bulungan na ang taong ito ay inapo ng isang banal na lupain. Kahit na ang mga eksperto ng Nether Spring sect ay ginagarantiyahan na si Alexander Yang ay hindi nagmula sa isang banal na lupain, hindi siya nang ahas na harapin ang gayong mabangis na tao ng mag-isa. Siya ang pinakamalapit kay Alexander Yang, at nakita niyang papalapit sa kanya si Alexander Yang. Tumakas ka! Tinadyakan ni Chu Beiqiu ang kanyang paa at naging haligi ng apoy na tumagos sa langit at lupa. Tatakas na sana siya sa likod ni Lu Yuan. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Hinimok pa niya ang kanyang blood essence na pabilisin ang kanyang bilis. Ang bilis ni Chu Beiqiu ay lubhang nakakatakot. Kahit isang ordinaryong half-step na True God ay hindi siya mapipigilan.
Gayunpaman, ang pagsulong ni Alexander Yang sa kalahating hakbang na True God Realm ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ordinaryong kalahating hakbang na True God. Pakipot. Iniunat ni Alexander Yang ang kanyang kamay at hinawakan ang kawalan. Isang malaking puwersa ng pagsipsip ang lumabas sa kanyang palad. Nagdala ito ng mga katangian ng matinding lamig, at agad na kumalat sa libu-libong metro sa kawalan. Sa isang iglap, ang buong espasyo ay biglang nag-condensed, at 10,000 talampakan ng espasyo ang Bomb-Alot Kinachubay, Kyu, Luyuan, at ang iba pa. Ang temperatura sa espasyo ay napakababa, at wala ni isa sa kanilang pito ang mahina. Bukod kay Luyuan, naramdaman ng lahat ang lamig ng buto, at maging ang kanilang mga labi ay bahagyang nanginginig. Pahinga, marahang nakipagkamay si Alexander Yang. Basag, isang hindi nakikitang tunog ang narinig, at ang espasyo sa loob ng 1,000 talampakan ay nanginig. Parang biglang nabasag ang isang steel glass screen. Maliban kay Chu Baekyo, ang 6 na iba pang tao ay naging mga piraso ng yelo. Ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak sa isang iglap. Ito, si Song Hua at ang iba pa na nasa malayo ay natulala nang makita nila ang eksenang ito. Kalahating taon pa lang, paano naging malakas si Alexander Yang? Abangan ang susunod na kabanata.